Masayang pamilya. Masayang. Daw yan po po at opo ka. Opo. Na mas matanda sa inyo, gagamit kayo ng mga magagalang na salita na po at opo. Paliwanag ba yun? Kaya ba yun mga bata? Kaya! Galing-galing! Pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal. Ang halimbawa, I love you papa, I love you mama. Mahalaga, pinapahayag natin ang ating pagmamahal sa bawat kasabi ng pamilya. Ang pagsasabi na I love you, pinanganay at tatay ay maaaring magpagaan ng kanilang kalooban. Minsan, yung bago kayo matulog, di ba, magsasabi kayo ng good night? Good night, mommy! We love you, or Papa. Pagsasabi ng hindi ko po sinasadya, salamat po, walang anuman, kung kinakailangan. Kapag tayo ay may kasalanan o kaya naman ay may mga bagay tayong nasira sa ating tahanan, maganda na aminin mo ang inyong pagkakamali at humingi ng paumani o sorry sa inyong nagawa. Halimbawa, may aksidente kayong nasira. Paboritong baso ni Daddy, yung kanyang pangkape na basag mo. Sabihin niya lang na hindi na sinasadya, tapos mag-sorry kayo. Nauulitin, mas magiging maingat kayo sa susunod. Kasi kapag hindi ninyo ito inamin, sasama ang loob ng inyong magulang at hindi maganda sa bata ang nagsisinungaling. Kaya dapat, natin po at tayo ay humingi ng sorry. At gaya ng sabi ko kanina, kapag may binigay sa inyo or may ginawa sa inyo na kahit liit pa itong bagay, pwede kayong magsabi ng salamat po. Kapag may nagpasalamat sa inyo, ay walang anuman. Thank you.
susunod daw kayo sa sasabihin ni ma'am. Sa lahat. Ito din. Sa lahat ng oras, kami ay masaya. Kami ay masaya. Laging. Laging nagtutulungan. Nagtutulungan. Sa hirap at ginhawa. Sa hirap at ginhawa. Laging magkasundo. Laging magkasundo. Si inay at itay. Si inay at itay. Kami ay maligaya. Kami ay maligaya. Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Ang galing-galing. Bukas, tutulain niyo ulit yan. Hanggang sa ito ay inyong mataulo. Tapos, sa Webes, magpapamidyo kayo sa nakakatanda. At sinasend ito kay teacher. Paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa bawat kasabi ng ating pamilya? Sige nga, meron ba kayong ideya kung paano ninyo mapapakita na mahal ninyo ang inyong magulang, inyong mga kapatid? Sagot. Opo. Paano daw? Ito ang una. Pagsunod ng maayos sa mga utos o kahilingan. Kung si mami o si daddy ay may inuutos sa inyo o hinihingin sa inyo, sundin mo ito dahil ito ay tanda ng inyong pagmamahal sa kanila. Halimbawa, dito sa unang larawan, ang hiniling sa inyo ni mami o ni daddy na tulungan niyo siya mag-iinis ng kotse. So yung pag-abot-abot niyo ng basahan, kung ano man yung iaabot ninyo, malaking bagay na to para kay daddy. Hindi na niya kukunin ito. So nagpapakita ito ng inyong pagmamahal sa kanila. Sumunod, pagtulong paglaba. Yung pagtulong ninyo ang pag-aabot ng inyong mga mauming damit at ilalagay niyo sa washing machine, nagpapakita na ito ng pagtulong o pagmamahal ninyo kay Mom. Kayo ba? May nagawa na ba kayo? O ano yung mga hinihiling sa inyo ng inyong magulang na inyong sinunod o inyong ginawa? Maaari mo ba itong sabihin? Opo. Ano daw yun? Ang husay naman ninyo, ang babait ninyong mga bata. Pagmamano o paghalik sa nakakatandang kamag-anak. Pag may pumunita sa inyong nakakatandang kamag-anak o hindi kaya ay sila lolo o lola, ang ay magmamano o paghalik sa kanila ay isa sa mga dapat mong gawin dahil ito ay nagtanda ng inyong paggalang. So tuwing may bisita kayo or may pumunta kayo sa ibang lugar na may makikita kayong kamag-anak, kayo ay magmamano or mag-bless. So kami, si Teacher Paying, sa aming pamilya, ganun kami kahit sa mga tita namin. Every time na nagkikita kami, nagmamano kami or nag-bless dati, beso, ganun. Pero mas maganda kung magmamano kayo. Ginagawa mo daw yan? Sa mga gumagawa nito, bayin kayo at sa mga hindi pa, sa susunod, pwede ninyo itong gawin. Pwede nyo gawing habit. Ay, masaya. Lagi nagtutulungan sa ginawa. Kami ay maligaya sa loob ng bahay. Aking pamamili, susunod kayo. Masayang pamilya. Sa lahat ng oras, kami ay masaya. Laging
Lagi nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Laging magkasundo si inay at itay. Si inay at itay. Kami ay maligaya. Kami ay maligaya. Sa loob ng bahay. Ding! Bukas. Tapos, magpapabilyo kayo sa nakakatanda at send ito kay teacher. Paano natin may papakita ang ating pagmamahal sa bawat kasabi ng ating pamilya? Meron ba kayong ideya kung paano ninyo mapapakita na mahal ninyo ang inyong magulang, inyong mga kapatid? Opo. Ito ang una, pagsunod ng maayos sa mga utos o kahilingan. Kung si Mami o si Daddy ay may inuuti sa inyo, sundin mo ito dahil ito ay ganda ng inyong pagmamahal-mahala. Halimbawa, ito sa unang larawan. Ang hinihingi sa inyo ni Mami o ni Daddy na tulungan niyo siya mag-inip ng kotse. So, yung pag-abot-abot niyo ng basahan, kung ano man yung iaabot ninyo, malaking bagay na to para kay Daddy. Hindi na niya kukunin ito. So, nagpapakita ito ng inyong pagmamahal sa kanila. Sumunod, pagtulong paglaba. Yung pagtulong ninyo, pag-aabot ng inyong mga mauming damit at ilalagay niyo sa washing machine, nagpapakita na ito ng pagtulong o pagmamahal ninyo. Kayo ba? May nagawa na ba kayo? O ano yung mga hinihiling sa inyo na inyong magulang na inyong sinunod o inyong ginawa? Maaari mo ba itong sabihin? Opo. Pangahusay naman ninyo ang mga inyong mga bata. Pagmamano o paghahalik sa nakakatandang kamag-anak. Pag may bumisita sa inyong nakakatas na kamag-anak o hindi kaya ay sila lolo o lola, ang magmamano o paghalik sa kanila ay isa sa mga dapat mong gawin dahil ito ay tanda ng inyong paggalang. So tuwing may bumisita kayo o pupunta kayo sa ibang lugar na may makikita kayong kamag-anak, kayo ay magmamano o mag-e-e. So kami, si teacher pa yung sa aming pamilya, ganun kami dahil sa mga tita namin. Every time na nagkikita kami, nagmamano kami o mag-e-e. Dati, beso, ganun. Pero mas maganda kung magmamano kami. Ginagawa niyo ba to? Sa mga gumagawa nito, very good kayo. At sa mga hindi pa, sa susunod, pwede nyo itong gawin. Pwede nyo gawin habit nito. Pangatlo, paggamit ng magagalang na pagbati. Ang po at opo ay palagi dapat gamitin, lalo na kapag nakikipag-usap sa nakakatanda sa atin. Eto mga bata, kahit na sinong pausap nyo na mas matanda sa inyo, gagamit kayo ng mga magagalang na salita na po at opo. Maliwanag ba yun? Kaya ba yun, mga bata? Opo. Kaya! Galing-galing! Pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal. Ang halimbawa, I love you, Papa. I love you, Mama. Mahalaga na pinapahayag natin ang ating pagmamahal sa bawat kasabi ng pamilya. Ang pagsasabi na I love you, pinanganay at tatay, ay maaaring magpagaan ng kanilang kalooban. Minsan, yung bago kayo matulog, diba, mag-i-kiss kayo ng good night, mommy, love you, or ng tatay, mahal na mahal kita. Sobrang nagpapakita yun ng pagmamahal. Hindi lang kapag tutulog, pwedeng pag-isip yun.
kayo magsalimang salamat po. So kahit anong oras, pwede kayo magsabi ng I love you o mahal na mahal kita sa inyong mga magulang. Pagsasabi na hindi ko po sinasadya, salamat po, wala ka naman kung pinakailangan. Kapag tayo ay may kasalanan o kaya naman ay may mga bagay tayong nasira sa ating tahanan, maganda na aminin mo ang inyong pagkakamali at humingi ng paumanhin o sorry sa inyong nila. Bawa, may aksidente kayong nasira. Kunyari, ang paboritong baso ni Daddy ng kanyang pangkape na basag mo. Ako po, si Tita Nenre Feliciano. 5 taong gulang. Paglaki ko, gusto kong maging pulis. Tagapagpanatili ng katahimikan ng pamayanan. Gagamitin lahat na may takip. Masayang pamilya sa lahat ng oras. Kami ay masaya at laging nagtutulungan sa hirap at ginhawa. Laging makasundo inay at si itay. Kami ay masaya sa loob ng bahay. Masayang pamilya. Sa lahat ng oras, kami ay masaya. Laging magtutulungan sa hirap at ginhawa. Laging magkasundo si inay at itay. Kami ay maligaya sa loob ng bahay. Masayang pamilya. Kompletuhin mo ang imik! Ang gusto ko po paglaki maging isang pulis. Dali! Gusto ko po paglaki maging isang pulis. Ayun. Ang basya si Lincoln ay Javier. Ang gusto ko po paglaki, giging doktor po. Ito po ay tamang isa. Hey, ano naman ang tungkulin ng isang mangingisda? Ang tungkulin po ng mangingisda is napunta po sa dagat. Tapos, ano ginagawa namin sa dagat? Nanghihuli po ng isda para po merong mauulat. Ito po ang isang magsasaka. Okay, ano naman ang tungkulin ng magsasaka? Ang tungkulin po ng magsasaka is... Ano tungkulin niya? Sila yung... nagtatanim ng mga gulay-gulay tapos po at saka po pruta. Ito po ay nurse. Ano naman ang tungkulin ng isang nurse? Ang tungkulin po ng isang nurse ay natulong sa doktor pag may ginagamot ang mga may sakit. Ito po ang doktor. Ano ang tungkulin naman ng doktor? Ang tungkulin po ng doktor is sa ginagamot ang mga may sakit. Ito po ang isang pulis. Ano ang tungkulin naman ng isang pulis? Nagsusulit po ng mga masasamang katulad po lang
kidnapper at saka po maglalakaw. Ito po isang guro. Ano ang tungkulin ng isang guro? Nagtuturo po pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Princess Felix Palaga. Gusto ko po paglaki maging isang guro. Iba-ibang kasapi ng pamamayanan. Guro, nurse, mangingisda, police, magsasaka, doktor. Ang gusto ko paglaki maging teacher. Tuturuan ko kung agaya kong bata. Sino ang papa mo? Si Uka. Ang iyong mama? Maricel. Ang iyong ate? Ate Chuchay. Sino pa? Ate Pekay. Mga kuya? Kuya Jana, Kuya Jilo, Kuya Dada, Kuya Bebe. So, ma'am, in this kind of like heaven people. Are you great? Have a great day. Police, nanguhuli!